Hello guys! Welcome back to my channel. Tanda yung gagawin ko ngayon is yung paano ba ang tamang paglalaro ng Fetch. Fetch sa ating mga alagang dog. So ito si Loki. Siyang i-demo ko. Eh si Loki guys. So tinuturuan ko siya. Pinaturuan siya sa akin ni Tristan ng basic tricks. Kliyente namin niya sa Milo & Friends si Loki. Isang Jack Russell Terrier. So tuturuan ko lang kayo kung paano ang tamang paglalaro ng Fetch sa inyong mga alagang dog. Yung iba kasi hindi nagbabalik ng bola, itatakbo na, angangat nga din. So, ituturo ko rin kung paano yun, kung paano gagawin para ibalik sa inyo ng dog niyo yung ball or kahit anong toy na gusto niya. So, ang Fetch kasi guys, natural lang sa ano yan, sa mga ganito ng ganitong breed ng aso. Mga working line dogs, katulad ng Belgian, German, Beagle, ganito, Jack Russell. Minsan natural na sa kanila, pero hindi majority sa kanila, may ball drive. So ang minsan nagiging problema na lang nating mga owner is yung hindi sila nagbabalik, tinatakbo nila. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano, ano mga dapat nyong gawin para ibalik ng dogs yung bola or laruan na pinabato mo. So ang first step natin guys is yung redirection guys, Yung pwedeng meron kang may tricks kang paborito niya, yung gustong gusto niya, para lumapit siya sa'yo tapos bitawan niya yung bola. So doon natututo siya mag-fetch and drop. I-drop niya yung bola. So, i-demo ko sa inyo kung paano. So, ito yung unang gagawin, yung redirection. So, meron ako dito yung treats, tapos ito yung kunyari bola, kasi inabol niya rin naman ito ni Loki. So, ibabato ko siya ngayon, tapos bibigyan ko siya ng treats para ibalik niya sa akin. Come! Okay, good! Good boy! So ayan guys, diba yan? Papamoy mo yung treats para bitawan niya kasi iba gigil eh. Good! Nakita nyo, binitawan niya. Good! So isa pa guys ha. Get! So papamoy ko yung treats para bitawan niya. Good! Good boy! Good! Good boy! So ganun yung redirection guys. Tapos may isa pang redirection yung may isa kang for example isang bola ibabato mo tapos meron ka pa isang bola hawak, papatalbugin mo sa harap niya para bitawan niya yung kagat-kagat niya kasi mas gusto nung aso yung binabato mo eh, lalo na sa magandang breed gusto na yung binabato mo. So yung pangalawang klase naman direction guys is yung dalawa naman yung hawak mo yung laruan or bola para pag binato mo isa pwede mo igalaw-galaw to para lumapit sa'yo, bitawan niya yung kinuha niya, kagat-kagat niya. Then ito naman ang ibabato mo, yung isang hawak mo. So, ganito guys. For example, ito mo nababato ko. Good! Tapos ito yung gagalaw-galaw ko. O, di ba binitawan niya guys? Ibabato ko naman to. Good! So, ang isa mo pang pwedeng gawin guys is yung tinatawag na yung pagiging leader mo. So, pag di niya binigay, ikumad mo lang no. Kung leader ka niyan, susundin ka niyan, bibitawan niya yung laruan o kaya yung bola. So, for example guys, kento, ito babato ko to. Get? Yan guys, diba? Wala akong kahit So, binitawan niya guys. So, yun yung gusto ko. Kasi, tinitingnan niya ako bilang leader. So, isa pa guys. Get? No. So, ganun guys, pag leader ka talaga ng dog mo, susunod at susunod sa'yo yan eh. Pero hindi siya takot. Good! Hindi naman siya takot, sumusunod pa rin siya. Get? Kailangan. Good. So, kailangan mo lang maging leader sa aso mo para magawa mo naman to. Yung para magbalik naman siya ng bola o kaya ng laruan. So, napaka-importante talaga pag sa aso na leader of the pack. Good. Good boy. So, yun lang guys. Sana makatulong sa inyo yung video to. Kasi, may nagtanong sa akin ito. So, ginawa kong content guys. Para sa mga nahirapan sa Fetch command para magbalik sila. So yun lang guys, salamat po.